kayo'y nanonood kay RSJ. Alamat tayo ngayon. Pero syempre kailangan bilisan ko dahil para direct to the point na sa ating content na alamat ni RSJ. Pero syempre shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong kalawakan, buhay na bayani, at sa lahat ng mga viewers, subscribers, sharers. Thank you sa inyong lahat. So ito na. Dumako na tayo sa ating segment na alamat ni RSJ. So ito kwento pa rin nila Tiffany, Debbie, and Britney, ang tatlong lolang chismosa. Pero ang ating alamat ngayon ay alamat ng paksiw na bangus. So, konting recap, yung nagtapos ang ating kwento dahil sa alamat ng sapin-sapin yung alamat ng sapin-sapin nga pala. Ay, balikan nyo na lang yan. So, ito na ang ating ang continuation ng kwento. Ayun nga, bumili nga ng sapin-sapin ang tatlong lola dun sa naglalako. Tapos tinanong nila Tiffany, Britney, and Debbie, yung nagtitinda ng sapin-sapin. Kuya, magkano yung sapin-sapin mo? Tapos sabi nung nagtitinda, naglalako ng sapin-sapin, lang to, 1,200 dollars. Yun. Yung binili nila. Yung binili nila, tapos kinakain. Kumain na nga sila, no? Habang papalayo yung tatlong lola na tumatakas. Dahil, sila, wanted sila, eh. Dahil sa pangchichismis, eh. Nilabas ni nung tindero ng sapin-sapin ang kanyang iPhone. Tapos mayroon siyang tinex at tinawagan. Sabi, Captain, Piranha. And confirm, nandito ang tatlong lola. Bumili sila sa akin ng sapin-sapin. Ayun. Ayun, tapos. Totally. Ayun. Tapos sabi ni nung Kapitan Piranha, sige, tatawagan ko na ang authority, mga kapulisan yun. Yung tinawagan na nga ni nung kapitan, no, German Piranha, yung chief of police ng kanilang bayan. Pepe, nandito na yung wanted. Huliin nyo na. Tapos kinilis na nga ni Captain Piranha ang kanyang tanod 5. Tapos yung mga polis naman ni-ready niya. Naka-ready na yung 100,000 polis. 100,000 polis yun. So, papunta na sila doon sa kinakaroonan ng tatlong lola, no? Habang ang tatlong lola naman ay nasa nasa hotel sila, eh. Yun, nasa hotel sila. Habang nagpapahinga sila, nag-uusap-usap, eh. Sabi ni Tiffany, saan naman tayo pupunta? Gusto ko naman chismis, eh. Sabi naman ni Debbie, huwag ka muna mag-chismis. Huwag muna tayo mag-chismis. Magpalamig muna tayo. Wanted tayo, eh. Tapos sabi ni Britney, matulog na nga tayo. Tapos, ngayon sila narinig na na sirena. Hindi yung sirena ng literal. Yung wang-wang. Basta wang-wang. Wang-wang. May wang-wang. Sabi niya, mayroong megaphone si Kapitan Piranha.
Britney, Debbie, Tiffany, sumuko na kayo. Napapaligiran na namin kayo. Nandito ang 100,000 police para huliin kayo. Tapos sumigaw sila at Tiffany, Debbie at Britney. Hindi kami susuko. Wala kaming ginagawang masama. Tapos sabi ng mga police, ayaw niyong sumuko ah. Yun, nirat-rat sila, no. Pinagbabaril yung ano, hotel, no. Tiks-tiks-tiks-tiks. Pinagbabaril ng ganun, no. Tiks-tiks-tiks. Hindi pa rin kami susuko. Yan. Tapos, ginamit na yung ano, yung tangke. Pinasabugan yung hotel, no. Ayun, pinasabugan, no. Hindi pa rin sumusuko. Hinagisan din sila ng granada, ganyan. Hinagisan ng granada. Tapos, gumamit na sila ng ano, eh. Yung fighter jet, nag-airstrike yun, piyasabugan eh, nilagyan ng bomba, bush, ganun. Ako, baka patay na yung mga tatlong lola. Ayun. Abang yung tatlong lola eh, ano eh, parang nangihina sila eh. Wala naman sila ng tama eh, pero nadagadan lang sila ng ano, ng mga bato dahil sa pagsabog. Ako, paano tayo makalabas dito, sabi ng tatlong lola. Sabi ni Tiffany. At tapos sabi ni Debbie. Kailangan natin humingi ng tulong. Tapos sabi naman ni Britney, eh sino tutulong sa atin? Eh lahat ng tao dito galit sa atin. Ayun. Tapos papunta na kayo mga polis, no. Papunta na yung mga polis din sa ano sa pinasabog nila na ano na hotel na kinakokoonan ng tatlong lola, no. Ayun. Habang papunta sila ano, may nadaanan silang ano, lalaki. Nagtitinda. Tapos sabi nung lalaki, paksiw na bangus, bili na kayo ng paksiw na bangus. Tapos sabi ng isang polis, ay pagbili nga, favorite yan eh. At simula noon, nagkaroon na ng alamat ng paksiw na bangus. Ano ang moral lesson ng aking kwento? Ang moral lesson ay, huwag sasakay ng jeep kapag may unggoy na nakasabit.